Disclaimer, ang video na to ay para lang sa mga driver na beginners o hindi pa alam ang DIY na to. O remedyo kung baga. Sorry, it's DJ. So, good morning mga buddy, no? So, today, tuturuan ko kayo ng DIY auto fuse, no? Kung sakaling magkaroon ng problema yung ating fuse, pumutok yung ating fuse, tuturo ko sa inyo yung simple lang kung ano ang inyong gagawin, kung ano ang pwede nyong gawin, kung ano ang ating gagamitin, no? So, shoutout nga pala sa Kurt, King of the Road Truckers, no? Shoutout kay Jojo. Shoutout sa inyo ba lahat, sa lahat ng members. So, hindi natin papatagalin. Itong ating gamit. Kailangan may wire ka, ito wire, saka kung wala kang plies pwede ito itak, kung wala kang kutsilyo pwede yan pambalat ng wire. So syempre yung ating sana yun. Ito yung ating ito. So, auto fuse natin. Ayan o. Oh. Kung nakikita nyo. Ayan o. Oh. Yung itim na yan sa gitna, utok na. Putol na yan sa loob. So, gagawa natin ito ng paraan. Okay. Yung auto fuse natin, no? Ano lang ba, DIY lang to. Alam ko ang iba sa inyo dyan eh marunong na nito, alam na yung technique na to. So para lang to sa mga ano, hindi nakakaalam kung anong dapat nyong gawin kapag pumutok yung ating fuse habang nasa biyahe tayo, kasi napakamahal ng ticket kapag sa ano, naputokan ka ng auto fuse. Malay mo sa ilaw yan, starter yan. Yung mga connection yan ng fuse eh. Mga relay yan. Babalatan lang natin ito. Uy! Ayan, mapurol. Pasensya na guys, mapurol. Sige. Madali lang naman to. Okay. Yes. Much better kung meron tayong ano, yung long nose o yung cutter. No, habang bumabiyay tayo, mangyayari sa atin to na pumutok yung fuse natin. Ito, ganito lang to. Bababa natin konti. Yan. Itong kukunin natin yung isang hibla na to. Just make sure na ang hibla nito ay ganito, ha. Hindi yung sing laki ng hibla ng buhok, hindi 'yon. Kasi masusunog agad 'yon. So ito ganito. Okay? So kukuha lang tayo ng isang hibla. Yan. So syempre ito, kung nyo tatapon yan, tagon nyo pa rin yan kasi magagamit natin yan. Okay, kasi siya naka dyan sa background. Ito yung lagayin ko ng tubig. Kung nakikita nyo yan, ang dashboard ng aking unit. Okay, so ito ang ating auto fuse. Ito lang guys, no? Ito lang ang tandaan nyo. Kailangan dalawang ikot lang to. Ikot lang. Yan. Kailangan dalawang ano lang siya. Ayan o. Oh. Yan. Kasi balik mo na doon. Yan. DIY lang to mga buddy, ha.
sa mga kapwa driver ko dyan na hindi pa alam yung ganitong pamamaraan. Simple lang naman to, madali lang. Alam ko dyan yung mga veterano, alam na alam nila to. Ayan. Oh. Kailangan dalawang hibla lang yung nasa gitna. Ayan, kung nakikita nyo naka ito. Ayan, wait lang. Okay na, basta yung gitna nito, dalawang hibla lang, ayan o, nakakross sa gitna. Ayan, pwede na natin gamitin yan. Kung sakaling wala kayong reserva ng auto fuse. Saka guys, no, kailangan dalawang hibla lang talaga yan. Kasi pag dinamihan mo yan, sumubra ng dalawang hibla. Pag pinulupot mo na pinulupot yan, may tendency masunog yung ano nyo, yung lagayan ng fuse nyo, o pwedeng masunog yung truck nyo. Kaya just make sure na dalawang hibla lang yung nasa gitna, para kung sakaling may grounded, puputok lang yan. Parang tulad lang nitong wire sa loob nyan. Kaya pumutok yan kasi grounded. So kung ganun pa rin, ibig sabihin may grounded na yung linya ng wire na kinakapitan nitong ano, auto fuse. So kailangan mo nang hanapin yung kung alin yung nag-ground na yon. Basta kung sakaling nangailangan lang tayo ng reserve na fuse, tapos nasa biyahe tayo at wala tayong daladalang reserve, okay to, ganito lang gawin nyo. Sa pirasong ano lang, mga 3 inches lang na ang haba ng ano, ang haba ng wire natin. Balatan mo, tapos kunin mo yung hibla, yung isang hibla lang. Then iikot mo lang yan, dalawang ano lang, dalawang hibla lang yung nasa gitna nyan. Parang i-cross mo lang siya, ganun. So ayun na, sana nakatulong sa inyo mga buddy, no? At ito pa mga buddy, no? Kasi minsan, merong mga pagkakataon na itong ating auto fuse, hindi siya nagpa-function kahit buo, kahit hindi siya putol sa gitna. Kasi ang pagka ano, ang dahilan nun kung bakit hindi siya nagpa-function, i-check mo to. Yan, ito yung mga ano niya. Kasi baka puno na ng amag yan. So ang gagawin mo lang, kung may liha ka, lihain mo. Yan, lihain mo kabilaan. Yan, yan. Tapos ibalik mo na lang. Kung may, kasi mayroong mga ganong tendency, lalo na yung sa starter relay. Yan, madalas dyan eh. Pagka sinusi mo, ayaw gumana. So, minsan doon lang ang problema nyan. Yan. Kasi dalawa lang yan pagka hindi umistart, kahit malakas yung ating battery. Sa battery relay or sa auto fuse. Nagmamalfunction to minsan. Kasi nangyari na sa akin to eh, dati eh. Saka regarding naman dun sa battery relay, kung sakaling hindi gumagana, di ba may terminal yon? Yung terminal na dalawa na yon ng battery relay natin, pag samahin nyo, kung sakaling nasa biyahe kayo, hindi gumana, hindi umistart yung truck nyo, pag samahin nyo yung dalawang wire na yon, o kaya kuha kayo ng wire, i-connect mo bawat terminal, pag-isahin mo para gumana yung battery relay nyo. So bibigyan ko rin kayo ng ano nun, video kung paano yung ginagawa yun. So ito yun mga buddy, yung battery relay. So yung dalawang terminal na yan, kung sakaling hindi na gumagana yung battery relay nyo, pang uwi lang to. Itong dalawang terminal na yan, pagsamahin mo yung mga wire nyan, aandar yan. Yan, malalaman nyo naman yung pag hindi yan gumagana, kung meron kayong tester nung sinasabi ko. Malalaman mo yan, kahit dalawang wire lang, malalaman mo yan. So, ayan lang. So, sana kung nakatulong, i-share nyo. Paki-share naman, tapos paki-like. So, i-check nyo na din yung Facebook page ko, syempre. Same name lang naman, Hungry Driver. So, ayan. So, shoutout sa lahat ng mga kasamahan ko. So, paminsan-minsan, panoorin natin itong mga ganitong klaseng DIY na video, kasi important dito eh. Lalo na sa ating mga beginner na mga driver pa lang dyan, no? Hindi po pwedeng drive lang yung alam natin, no? Pasintabi sa inyo lahat, no? Although I respect you as a driver din naman, kasi dyan din naman ako nag-umpisa sa bago. So ayan, no, sana nakatulong. So huwag nyo na lang kalimutan i-subscribe. Subscribe nyo yung YouTube channel natin, pati yung Facebook page ko, paki-follow na din. So ito mga buddy, no? So napaka-importante na meron tayo nito. Ito yung DIY tester ko din. Yan, ito yung tester natin para malaman natin yung fuse kung gumagana pa o hindi na. So, mga buddy, no, kailangan meron tayo nito. Napaka-importante nito.
At kailangan marunong tayo nito gumamit. Madali lang naman gawin to. Mayroong magtatanong, no, kung applicable ba yung DIY auto fuse natin doon sa 12 volts o 24 volts. So yung DIY auto fuse natin, applicable po yun kahit anong amperahe o kahit anong voltage. Papa 6 volts, 24 volts, 12 volts, applicable po yun. Baka kasi mayroong magtanong. So ayun, applicable po siya. And shoutout nga pala kay Ma'am Angie, no? Ma'am, maraming salamat sa support sa aking channel, sa Team Angie, sa kay Sir Boyet, Git Vlog. Sir, shoutout sa inyo. Thank you so much sa suporta sa channel ko, no? So guys, no, kung hindi pa kayo nakasubscribe, actually libre lang naman mag-subscribe. Baka pwede naman pakisubscribe, like na din, pakilike, and pa-share natin. Shoutout din kay Lolito Vlog. Support natin yung mga vlogger na yan, kay Jojo Tracker Vlog. So support natin yung mga vlogger na to kasi meron kaming binuong grupo, no? Meron kaming binuong grupo, samahan ng mga trailer driver. So meron kaming goal na gustong makamit. Na once na kumita yung mga YouTube channel namin, magsasanib-sanib kami para magkaroon ng isang parang charity. Tutulong kami kung yung mga dapat tulungan. Kung sakaling kumita kami, totally monetize na itong mga to. So pa-support na lang pati si ano, Pinoy in Alberta, si Boss Gilbert Boss. Shoutout sa inyo, Pinoy Tracker in Alberta. So shoutout sa inyong dalawang mag-asawa, no? Kahit saan man kayo, kahit nasa Canada kayo, kahit saan sulo kayo ng mundo, lahat ng driver dyan, mag-iingat tayo lagi. Safety first. Shoutout nga rin pala siya, no? Si Buddy Arwin Inton. Buddy, shoutout sa'yo. Mag-iingat ka lagi sa biyahe, Buddy. Saka dun sa kasama mo, yung nag-comment sa channel ko, shoutout sa'yo, Buddy. So maraming salamat. Hanggang sa muli, Hungry Driver. Thank you.